Hey guys, kamusta? Magandang araw po sa lahat. Kamusta po tayo? Okay lang ba tayo dyan? Sa atin pong mga bisita palagi dyan, ano? Sa atin mga teams, sa lahat po ng founders na patuloy na nagbibigay ng suporta sa ating mga kapwa maliliit na YouTubers, ano? Sa ating mga miyembro ng bawat teams, maraming salamat po sa inyong mainit na pagsuporta lagi rito sa ating channel, ano. Ngayon po, ay magbibigay po ako ng isang quick tips in saving money. Naway makatulong po ito kasi alam ko ngayon tayong lahat na mga tao, tayong mga Pilipino ay sobrang hirap talaga sa pag-iipon, ano. So itong vlog na ito ay intended po doon sa mga tao na talagang hirap makaipon. So alam naman natin tayong mga Pilipino ay hirap talaga mag-ipon, ano, sa napakaraming mga factors. Napakarami nating mga rason, napakarami nating mga alibis. Bakit hindi po tayo nakakapag-ipon? Ngayon po, naway kakapulutan niyo po ito ng aral, ano. Ito po ay base sa ating mga ginagawang research and of course base na rin po sa ating mga personal na experiences, ano. So mga kapatid, una sa lahat, kung bago ka rito sa channel ko, please lang, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at paki-subscribe na rin, ano. And of course, paki-click na rin po ng ating notification button, nang sa ganun ay una ka kapatid kapag ka may mga bago po tayong mga uploads. So tara, here we go po. So number one, quick tips in saving money. Of course, unang-una dyan, magtrabaho ka. Natural na yan na talagang kailangan mo magtrabaho. Paano ka makakaipon kung wala ka namang trabaho? O di kaya kung wala ka namang business, ano? Some of us kasi gusto ng malaking ipon. Hindi naman nagtatrabaho, nasa bahay lang. Kain, tulog, cellphone, load ng TV, yun na ang ginagawa. So what will happen? Paano ka makakaipon yan? Di ba? Dapat ano tayo sa ating sarili. Sa panahon ngayon, dapat tayo po ay magbanat ng buto dahil sa napakahirap po ng panahon ngayon. Tumataas po ang inflation natin, tumataas po ang presyo ng mga bilihin, mga kapatid, ano. Ngayon, kung tayo sa ating sarili ay umaasa lamang sa mga bigay o sa mga tulong ng ating mga mahal sa buhay, ay baka naman pwede mo lang gawing ano yan, pwede mo nang i-twist, kapatid, ang mga pangyayari sa buhay mo. Huwag ka nang ganun. Maawa ka naman doon sa mga mahal mo sa buhay. Doon po sa mga matatamaan, pasensya na po, pero kailangan po natin gawin ito dahil para na rin po natulong sa ating mga mahal sa buhay. Ano, lalo na po yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas lang na hindi na nagtatrabaho, nag-aantay na lang ng padala ng ating mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa. No? So, maawa naman kayo doon sa mga nagtatrabaho. Kung padalan po tayo, dapat gawin po natin or gamitin po natin sa mga makabuluhang mga bagay. Like for example, mag-ano tayo ng maliit na negosyo para hindi na tayo asa ng asa sa kanila. Diba? Huwag tayong mga batugan, diba? Huwag tayong mga batugan, diba? So, sa mga batugan dyan, gumising na kayo, diba? Magbanat ng buto, hindi habang buhay, dapat ganun tayo mga kapatid, diba? Pasensya na po dun sa mga matamaan, diba? And then number 2 na isang quick tip, ano, para makaipon. Of course, dapat kung tayo naman ay may trabaho na or di kaya may mga sources of income na tayo, dapat meron tayong habit in saving money, di ba? So dapat meron ka dito, kapatid. Ikaw ba na nandito ngayon sa channel ko na nanonood, meron ka bang habit ng pag-ipon, di ba? Dapat meron tayong goal, kapatid, di ba? Meron tayong purpose at kung bakit tayo gustong makaipon, di ba? So dapat isa sa mga considerations natin 'yan, di ba? So kung tayo po ay hirap mag-ipon, meron pong kasabihan na think big, start small, act immediately. So mag-isip tayo ng malaking factor, malaking bagay bakit gusto ba natin makaipon. So kung medyo maliit lang ating kinikita, pwede natin umpisaan sa pinakamaliit. Like for example, in a weekly basis, ano, kung meron naman tayong income,
aside doon sa ating trabaho, kung pwede tayo mag-ipon ng in a weekly basis ng, like for example, 20 pesos, 50 or 100, pagdating po ng araw niyan, kung ano po yung goal natin, like for example, in 1 year or 2 years time, malaki na po siya, di ba? Pwede na po natin gamitin pang business yan or kung ano pa mang mga mahalaga mga bagay na pwede natin pagagamitan, ano, di ba? Tayo kasi mga Pilipino, yung ano natin eh, wala tayong long-term goal. I mean, most of us, walang long-term picture kung ano yung gusto mangyari natin sa buhay. Happy go lucky, di ba? Dapat bago tayo po ay, bago po tayo dapat ay gumastos, unahin po natin talaga dapat ang pag-iipon. Dapat meron po tayong habit ng pag-iipon. Ipasok po natin sa ating isipan, sa ating puso, ang pagkakaroon ng habit ng pag-iipon, pagkakaroon ng disiplina sa pag-iipon, kumbaga, di ba? Kasi ano eh, malaking factor din yan yung ano eh, yung meron kang pag-iisip ng ganun, di ba? So, and of course, dapat payo ko rin sa inyo mga nanonood ngayon dito sa aking vlog. Dapat alamin din po natin mga kapatid yung mga simpleng bagay na simpleng mga paggastos na talagang tsak na bumubuta sa ating mga bulsa, no? So tayo kasi, so di na masiguro lahat pero mostly sa ating mga Pilipino ay talagang gustong magkaroon ng sapatos. Ito yung mga simpleng paggastos na di natin alam na talagang bumubutas po sa ating bulsa kaya di po tayo nakakaipag. Gusto natin, bawat sahod ay meron tayong bagong sapatos. Kumbaga, meron tayong koleksyon ng sapatos, ganyan. Sa mga babae naman, mga sandals, or kung ano-ano pa man, ano, di ba? Dapat ilimit natin yung pagbili ng mga ganong kapatid kung gusto po talaga natin makaipon. Then, tayo din, gusto natin magkaroon ng iba't ibang mga klase ng mga signature na mga damit, di ba? So, ikaw ba kapatid, ilan yung mga signature ng mga damit mo? Okay lang naman yan, pero dapat isaalang-alang mo rin ng iyong maayos na kinabukasan. Huwag yung bili ng bili, di ba? Pabago-bago ng cellphones, pag may mga bagong labas, like for example, sa mga iPhones, sino bang mga mahilig sa iPhones rito? Ako, Samsung user kasi ako eh. Hindi po ako bumibili ng mga cellphone. I mean, di ako bumibili ng cellphone hanggat di nasisira yung cellphone ko. Ganun lang yun kasi ganun din naman eh. For as long as may mga gamit ka, tayo kasi mga Pilipino, kahambugan na lang talaga yung ano, pagbili ng mga pabago-bago ng mga cellphones, ano. So, hindi ko po pinapatamaan yung mga kaibigan natin dyan, mga kapatid natin dyan, pero nais ko lamang pong gumising tayo sa katotohanan na wala pong magandang maidudulot yan, di ba? And then, sa ating mga boys, actually, hindi lang sa mga boys eh, yung mga paninigarilyo, alam naman natin yung mga disadvantages nyan, hindi ka magkaroon ng sakit, and of course, hindi lang sakit sa katawan, kundi sakit sa bulsa, so matutal, pwede ka talaga nitong ano, wala talagang magandang maidudulot to, bagkos wala kang pwedeng ano dito talaga, diba? Sakit lang, abuti mo nito, hindi ka makakaipon, kasi matakin mo kapatid, magkano na ba ang presyo ng sigarilyo ngayon? Di ba? Napakamahal na. Kung inyo po yung inipon, ay tsaka ay may mapuputahan po ang iyong mga pinagbibili ng sigarilyo. Mga mahilig sa alak, bawas-bawasan natin ang pag-inom ng alak mga kapatid dahil sinisira lang po nito ang ating katawan. Ako po, dati po akong manginginom talaga pero ngayon ano na ako. Diba? Paunti-kunti lang pero ang iniinom po natin ngayon hanggat maaari wine na lang kasi maganda po sa heart, maganda po sa blood circulation, ano, yun na lamang po siguro, and of course, sa sugal din, number one vision ng mga Pilipino, Diyos ko po, sugal, diba, isabong, diba, meron bang nag-iisabong rito sa inyo, malamang napakarami, diba, so kung ayaw po nating mawala, maglaho, diba, dito sa Korea, paulit-ulit yung sinasabong yan, marami nang nawala ng bahay, nawala ng pamilya dahil po sa sabong, online sabong dito, 'di ba? Grabe. Sa Pilipinas naman yung isabong na 'yan, marami nang mga nawawalang sabongero, 'di ba? Kaya ano na natin 'yan. And of course, yung mga gimmick, hindi natin namamalayan na gumagastos na tayo na wala na sa ating budget, 'di ba? Pagkain sa labas, imbes na kumain sa labas ng like for example, twice a month or thrice a month, gawin na lang natin once a month para makabawas talaga sa mga expenses natin, 'di ba? So kasi
hindi talaga na natin namamalayan yan eh. Malaking factor yan. Kung susumahin mo ito sa isang buwan, bili kang sapatos, bili kang damit, tapos bili kang bagong cellphone, susunod na buwan, meron ka pang bisyo, bili ka pang gumimik, di ba? And then, lagi kang nagkakain sa labas, yung buong pamilya nyo, isipin nyo kung ilang kayo sa pamilya nyo, kung laging yung ginagawa yan, butas talaga bulsa nyo, sa totoo lang. And then, tayo kasi mga Pilipino, ano eh, hambog talaga tayo pagdating sa mga party. Tayo po ay nangungutang, ipinangungutang po natin ng ating mga kasal, mga birthday, binyag, di ba? So, okay lang sana maghanda ng bongga for as long as pinaghandaan, hindi yung nangungutang. Kasi pag nangungutang, nako po, sakit sa ulo yan. Yung party na yan, isang araw lang, pero yung utang, nako, kung malaki utang mo habang buhay mo, sigurong iisipin yan. Di ka nakakatulog, stress lang abutin mo dyan. Kaya ikaw kapatid, kung mahilig ka sa mga ganon, huwag mo nang gawin yan. Kung may binabala kang party, pag-ipunan mo, trabahuin mo. Hindi yung, may sahod naman ako next month. Problema kasi, pagdating ng sahod natin, kulang pa pambayad ng utang. So might as well, payo ko sa ating lahat na nandito ngayon, huwag na nating ugaliin yung mga utang para lang ipanghanda sa birthday, sa binyag, sa kasal, di ba? Paghandaan natin, di ba? Dapat ano tayo, maging masinop sa pera. Tayo kasi mga Pilipino, we buy things that we don't need. Yung po mga sinasabi ko kanina, to impress people that we don't like. So, masaklap na katotohanan yan. No? Of course, itong number 3, dapat itong financial literacy, bigyan mo talaga ng time kapatid, kasi dito po ay tinituro po talaga lahat. By the way, tayo po ay isang financial educator under po ng International Marketing Group, na tayo po ay nagtuturo ng libreng financial literacy online via Zoom, ano? Kung lahat po, or kung ilan po sa inyo, or kung kayo po rito ay may, or kung dito pa ay may interesado, pwede po kayo mag-iwan ng message sa baba para ma-schedule po natin ang webinar, ano? So, yun po. Sa financial literacy po, tinuturo po natin doon lahat. Ang pagmamanage ng utang, bakit kailangan meron tayong healthcare, life insurance, di ba? Ano ba dapat unahin? Investment ba? Bakit kailangan meron tayong emergency funds? Bakit panghuli na yung investments, di ba? Lahat po doon, mga kapatid, pinag-uusapan po natin yan kasi napalaking factor po niya. So yun po, maraming salamat po sa mga nanonood sa inyo. Naway pagpalain po kayo ng ating puong may kapala, no? Sa mga bago po, huwag niyo po na huwag kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-click ang ating notification button. Bye-bye! God bless po!